diskarte o diploma. I feel like with your story, it's definitely both, di ba? Definitely. Oh. Talagang maraming maling decision could have been prevented kung natutunan ko yung basic sa business school. Kasi bata pa lang ako, 22 years old. Talagang hindi na ako nag-work. Diretso na ako sa business. So, trial and error, ganyan. Nag-masters ako sa entrepreneurship. I think yun yung turning point talaga eh. So yun, finally. Thank you James sa pagpapa-unlock sa aming, well, kami pala bisita. So yun, welcome sa aming podcast. On this podcast actually, we talk about business, career, and how it relates to family. And that's been my mission na whatever you do, whether you're doing business, work, then everything has to go back to why you're doing this, which is most the family. No? When I met you, I think you embodied that definition and how you did it, how you're doing it, and lessons they can learn from, hopefully, this discussion. So for the benefit of the people watching us, feel free to introduce yourself and we'll get to the spicy stuff later. Sige. So ayan, I'm James Deguia. I'm the CEO of Green Plus Corporation. So Green Plus Corporation is a toll manufacturing company. We manufacture for other people. So parang we don't own any of the brands that we manufacture. Parang we just manufacture for them. If you want to have a product but you don't want to build factory, ayaw nyo na talaga manufacture, talk to us and have us manufacture your products for you so you can focus on selling. I have 2 kids, one boy, one girl. They're in high school already. So both are doing well in school. Okay naman sila, mababait na na mga bata. It's the bottom line. Kahit pa nung material stuff yung mabigay natin, tapos parang attitude-wise, parang that's the win. What was the idea when you started? Kasi like, I don't see a lot of other businesses like this. Where do you get the idea? Actually, yung toll manufacturing, na talaga siya, very common na siya sa food and yung pharma industry. Hindi naman talaga nag-create kami ng new thing, pero parang repacking. So basically repacking yung ginagawa namin, pero ito from talagang start, as in from R&D ng products, formulation hanggang sa boxing. Siguro mas marami sa atin nakakaintindi nung repacking. So parang maraming nagpapa-repack kasi ayaw na nilang mahirapan. So ganun din naman sa toll manufacturing. Even before this, may mga ibang businesses ka na rin, di ba? Oo, madami. Hanggang ngayon, tumatakbo, pero maraming businesses na nag-fail din. Kasi bata pa lang ako, 22 years old. Talagang hindi na ako nag-work for somebody. Diretso na ako sa business. So trial and error, ganyan. Until nag-masters ako sa entrepreneurship. Tapos yon, naayos na yung mga business na pinasukan ko. I think yun yung turning point talaga eh. Nagkaroon pa ako ng restaurant, meat shop, photo studio. Dami rin talaga, no? Oo. Ayan, school. Yung school open pa rin siya ngayon. Ano pa yung school mo? Like high school, college? High school for boys. Technical school. Tapos, because may school ako, nagtayo rin ako ng publishing ng books. E-books yung ginagawa namin. Madami akong dinaanan na business. Usong-usong ngayon sa social media, yung tinatanong lagi yung mga business owner. Diskarte o diploma. I feel like with your story, it's definitely both, di ba? Definitely, oo. Kasi yung mga nauna kong businesses, talagang maraming maling decisions could have been prevented kung natutunan ko yung basic sa business school. But since yung undergrad course ko kasi ay education, wala talaga akong background sa business except yung experience from yung business ng parents ko. Pero even yung parents ko, nagkakaroon din sila ng problema sa business because ang course nila before, architecture. Hindi naman talaga business. So trial and error din. A lot of mistakes. Pero ito talaga, after nung grad school, nung business school,
talagang nakita alam mo na malaking milestone talaga yun. Oo, sobra. Now you hear, di ba, on a legitimate businessman, it's not just Discarte. I mean, if you think about it, like Discarte involves, you know how to read, how to write. You definitely learned that from school, di ba? So you can't discredit school na talagang Discarte lang. Anyway, I feel like I'm on the same boat. I had to finish schooling before actually going to business. My difference is, I didn't have that sort of background or someone's doing business. So parang it takes me a while to realize, I want to do business. Pero it helps that you're around people who's doing that as well. Yeah. Oo. Ang problema kasi nung sa business, every mistake may cost siya. Monetary, no? Pwedeng yung cost niya sa'yo is too great na ikasasara ng negosyo. Ang hirap mo bumawi. Oo. Eh bakit mo pa dadaanan yung mistake na yon kung matututunan mo naman siya sa... Someone else did that. Or... Yes. Experience ng ibang tao or sa school. So malaking magiging savings mo actually. There's a lot of these kinds of organizations and that build that sort of community na hey, we can learn from each other, we can help each other, we can even like support each other and be customers of each other. And I'm on that path towards building that. They call it network, pero business kasi network, parang masyadong transactional. But if you build that sort of trust, it's a beneficial relationship instead of transactional. You're a big community here, hiring people, firing people, building that culture. What's your general sort of approach? Well, oo, may parts na hard, like firing people. Mabigat talaga yon. Especially yung matagal mong nakasama, tapos dadating yung point na kailangan mong i-fire. Pero basically, yung organization kasi, dapat binubuo mo ng tao na kahit papano yung same values that you have. Kasi makakasama mo sila araw-araw, tapos kung magkaiba kayo ng values, kailangan mo pang i-educate or kailangan mahabang discussion pa. Mahirap pilitin. Mahirap pilitin. Eventually, yung matitira sa'yo, medyo pasok dun sa dun sa values. Pero ayan, maraming dadating, maraming aalis. Ang dapat matira yung fit sa sa'yo as a person, yung owner. Kanya, otherwise, nako, sobrang stressful. And it's not always super objective or pang straightforward na ma-figure out mo na a fit ito o hindi. Oo. Yung small things, sa kwentuhan, tapos dun sa pagtatrabaho ng employees mo, dun mo makikita na magkaiba kami ng values. Ito naman isa, gustong-gusto mo kasi nakikita mo sa kanya parang kahit papaano yung sarili mo. Like in general, what do you always, like the first thing comes in mind na I wanna see this in a person? Yung honesty yung number one. Kasi ang gulo-gulo na ng negosyo kung lahat kayo magbobolahan. Yung fairness, kasi pag hindi ka fair or hindi din siya fair, syempre sa salaries, sa work, hindi kayo magkakasundo eh. Eventually may aalis or aalisin mo siya kasi tamad pala, di ba? Yung mga ganyan. Doon lang ako, steady lang ako dun sa sinusubukan kong maging fair to them and to myself. I love that. Kasi I've been in two jobs. I didn't go to business very late na ako. Like, first 10 years of my work talagang. I didn't know what I was looking for. Pero yun pala yun. Siguro, does it feel like it's fair to me or to my fellow employees? Even kahit nga sa akin. Like, if I see someone, it's unfair to my fellow employees. Parang it feels off. You know what I mean? I had this one situation where now I'm in the management. I was told na if you're a manager, you should be sitting on the fence. Like, you should be fair to the management and you should be fair to the employees. The big question sa akin is, may fence pala. That's not how I'm gonna run my organization. I want fairness, and by fairness, pero there's a level of transparency that they know what's going on, they know why they're doing this, and it's not always financially yung fairness, eh, di ba? Like, if they feel happy, if they feel satisfied with the job, when I talk to you, sabi ko, it's the kind of boss that I'm hoping I would have when I was still working. And sometimes, it's not even about just how big or how small the business is. It's the values that you can sense with people. No? Next question. I can fairly say most of us didn't grow up in a well-off family. And we have this notion na how do you tell someone if someone is mayaman, like rich? Obviously, like money-wise, we can't sometimes tell, di ba? Property-wise, probably this one's pretty obvious. Pero for you, like, how do you define if you're in the rich bracket? Actually, yung sa akin, yung rich, wealthy, is
relative term. Mm-hmm. Kasi parang it's a feeling eh. Okay. Feeling na you're rich. Kasi kahit na may 20 million ka, di ba? Or 50 million per month, if you don't feel ano rich, wala rin yun eh. It's pointless. So, relative siya to what? For me, relative siya to who's beside you. So, kunyari, ako, I'm earning, kunyari lang, ayaw natin magsabi. So, let's say, I'm earning 1 million. Pero lahat ng friends ko, earning 10 million per month. So, feeling mo, ikaw yung pinakamahirap. Ganyan. Pag baliktarin mo naman, oh, 1 million ka, tapos lahat ng kasama mo, 20,000. So, feeling mo, mayaman ka talaga. And also, ramdam mo rin kasi kakain kayo sa restaurant. Ikaw manlilibre pag yung mga ano kasama mo mababa o mas maliit yung kinikita. Tapos, ganun din, pag ang kasama mo naman, yung times 10 mo, sila naman yung manlilibre sa'yo. Parang relative siya talaga. And also, sa parents mo. Kung yung parents mo, pinalaki ka ng naka-aircon, tapos ngayon, hindi ka na naka-aircon, feeling mo parang ano, ang mahirap ka or hindi na comfortable yung life mo. Pero baliktarin mo naman, kunyari, hindi ka lumaki sa ano, sa aircon. Tapos this time naka-aircon ka, ang feeling mo, ang yaman mo na. Relative siya to something. And it's your choice kung kanino mo ipepeg or sino yung tatabihan mo or sino yung magde-define nung anong standard mo. Meron kaming nakakatawa mga standards, may usapan namin kanina. Itong isa, pag may doorbell daw, may yaman. Isa, ano? Okay. Ano sa'yo? May coach. Ah, may katulong. So, kahit malaki yung bahay, walang katulong, hindi mayaman. I belong to that last category you said na, you know, walang-wala kami before. But now, like, okay, naka-aircon ka na, naka-private school ka na. You're getting, like, comfortable. But as you move up and meet more people, you just suddenly, okay. One time, I went to Santa Rosa, we were, like, shooting houses. And then, I was told, 75 million, okay. Ang hirap ko po pala talaga, like, I have no idea how I can afford or I can even, like, in my lifetime. It's feeling that I think is the most significant na, if you think about it, even if malaki yung income ng isa, maliit yung income ng isa, the other one feel miserable, like, you feel rich or wealthy? I don't think so, di ba? What would you do with that money and how you make the most out of life? That's why family is relative din, di ba? It could be just your parents, it could be just your loved one if you don't have kids, it could be just friends, it could be considered family. And if you feel happy about it and feel good about it, when I sort of get over that hump, na-realize ko na, oh nga, I didn't change. Like, yeah, you got a little bit more money. You can buy a little bit more stuff that you wanted. But at the end of the day, tama eh, it just amplifies who you really are. If you're helpful even before you don't have anything, lalo ka lang makakatulong. What you said about comfort, no? I think I'm in that situation na parang minsan hindi ko nga din alam kung tawa ba itong approach ko, hindi. With my kids. Kasi, I always tell them na, we used to grow up like this, wala kami ganito, hindi na may experience na magsasakyan. And now, they're living in that comfort na parang, they don't know what it's like. I don't think marunong nga sila mag-commute eh. And at the same time, I don't think alam nila yung feeling na walang aircon yung bahay. Hindi ko malaman yung middle ground nung spoiled na ba to or am I teaching them proper lesson about life? Because they'll experience hardship, that's for sure. It's not like exempted sila doon. But at the same time, I don't want them na nahihirapan. How do you approach that? Na in your case, you can afford to like give them what they wanted. But how do you balance that with they should learn how to be resilient? Actually, sinanay ko sila na hindi lahat ng gusto nila makukuha nila. So, yung mga anak ko, kung gusto nila ng ice cream, ano yon, kailangan reward yon for something. Kung naka-perfect ka sa test, sa exam, dun lang kita bibigyan ng ice cream. Kahit na-afford namin mag-ice cream everyday, di ba? Very thankful sila pag binilihan ko ng, ano, ng ice cream. So, thank you na thank you. Simple lang yung buhay nila. Tapos, mas madali rin para sa kanila pag magtatrabaho na nasanay sila na simple. Do you envision na mag-work sila someone else or like do you design sort of a path for them? Oh yes, so ngayong summer magsa-summer job sila dito sa sa company. During COVID, bawal ano yung face to face. So tinuruan ko yung son ko mag-online business.
Tapos nakakita kami ng ano charcoal supplier, ganyan. So pinakausap ko sa kanya yung supplier, tapos siya na yung nag-transact. Para at least kahit bata sila, makita na nila kung paano nag-work yung money, na mahirap palang kumita, ganyan. I think I'm doing a little bit of the same. Itong mga to, I bring the kids to the office. Sabi ko sila, bibigyan ko na lang kayo ng baon. Yung baon is not free. Like, you have to work for it. Yung isa ka naman, yun, kumakanta-kanta. So, minsan sumasali ng contest. Kahit talo siya, may reward pa rin sa akin. At least for doing something. Uh-huh. And it's because it's working hard eh. It's a challenge with modern parents. Even yung pag-ano eh. Ewan ko, yung nabutan na ito ng mga kids mo. Yung dalawa ko, hirap-hirap na kami turo ng mag-Tagalog. Kasi ang idea ko nung una is, if they learn English as a first language, madali nang mag-Tagalog. Uh-huh. I was wrong. And now, nahihirapan silang matutunong Tagalog. And I think that goes with how you build the character din eh. You wanna give them a good life, but at the same time, you wanna make sure they're ready for sure challenges, and it will come. So, kami like growing up in a community where literally, parang sabi ko, wala yata akong kilalang mayaman. Sa TV lang namin sila nakikita. Like, what's the kind of life that they have? And turns out, you know, everyone's normal. You know what I mean? It's a different, ano kasi yung napuportray ng media eh. Yun yung, na ngayon, it's so much clearer to me na we all work hard, we all have dreams, we all have our disappointments. But I think the only difference is the head start, no? Personally, that's something I wanted to give my kids as well, like a good head start. Wherever that brings them, then that's an accomplishment for us parents. I want to go back a little bit sa business mo, no? Kasi our audience will be super, super interested with advice from actual business people who made it. One thing that I really try to figure out, like, at what point do you consider na ito, all in na to? This is it. Parang pag nandun ka na kasi, makikita mo yung potential ng business, ay, may ilalaki pa pala. Tapos pag nandun ka na naman sa next step, parang, uy, kaya ko pa palang palakihin. So, parang lifelong yung, ano eh, yung growth ng company dapat. Pero, parang sa akin kasi, ang more important is yung happy ka doon sa kung ano yung meron ka ngayon. Laging pag may nakikita kang problema, tapos alam mong kaya mong isolve, parang nagiging ano na agad, business na agad yung iniisip mo. Tama pala na lang ako, Gab. Akala ko normal yun. Oo. Kasi may mga tao yung sasabi sa akin, focus on one thing. Possible ba yun? Parang hindi eh. Hindi. Parang, unless pera lang talagang habol mo. Kung pera yung habol mo, focus on one thing. Pero kung doing what you love, like enjoy the process. Oo, 'di ba? Tapos gusto mong mag-innovate. Even si SM makikita mo, hindi lang naman ang layo na nung ngayon nasa real estate sila, 'di ba? Depende dun sa tao. Pero yung most entrepreneurs talaga, like more common yung you try to solve a lot of things at the same time, no? You do it one thing. Tama bang mas employee mentality 'yon? Na you're just doing one thing and be good at it. Oo, I think. That makes sense. Diba, sabi ko sa'yo, masasagot yung mga question mo. Ayan, meron siya, yung lowest lows, I think. And how do you deal with it? Lowest lows, of course, yung magsasara yung negosyo mo. May client ka na nawala, malaking kliyente, na pag nawala siya, magsasara kayo. Yun, talagang hindi ka makakatulog. Until you figure out a solution, pero hindi pa yun 100% sure kasi tatrabahuhin mo pa yung solution eh. Pero gano'n naman lagi ang negosyo, kaya seasonality and ano. Oo, tsaka laging may challenges na dadating, pero magugulat ka kasi pag na-solve mo yung challenge na yun, biglang lalaki yung negosyo mo. Na-experience ko before, wala na akong panggas. Mga 2 trips na lang nang papunta sa work yung pera ko, panggas. Kasi yung school, yun yung first business ko, walang nagbabayad. Hindi nagbabayad yung students on time. So ako talagang nagdadasal, sana magbayad sila bukas, ganyan. Pero lagi naman may dadating, parang ipit na ipit ka, pero yan, dadating, biglang makakapagpa-pasweldo ka, yung gas, lahat ng needs mo. Eventually, magiging okay din naman. And pag talagang hindi maging okay, that's the point na kailangan mong mag-iba ng negosyo. Kahit pa sabihin mong
okay, okay na yan kapag nawala yung client. Hindi talaga siya okay. Like, you get that feeling. Pero what do you do afterwards, di ba? In my case kasi parang sobrang dependent talaga kami na that relationship, yung type of business na meron kami. Kasi service-based kami. And we experienced it like last year, I would say, more than 10 na loss natin, no? Ang hirap i-process ng feeling na parang coping mechanism ko is stop muna tayo. Like, 3 months. Chill muna. Pero there are business na hindi pwede yun, di ba? Like, responsibility mo to mga tao to. If you don't do something, then kawawa sila. Like, there's like 200 people that reliant on you. How do you approach that? Doon mo malalaman kung okay yung negosyo mo, kung tama. Kasi ang negosyante talaga, kahit hindi ka pumasok sa trabaho, dapat tumatakbo yung company. So may sistema dapat. Oo, kahit 1 month kang magpumasok, dapat tatakbo siya ng walang magiging problema. So, kaya ako, ang tinututukan ko talaga, yung systems, yung organization, dapat maka-hire ka ng tamang tao, yung system nyo, hindi every small ano problem, eh, kailangan yung, oo, yung CEO ang magsosolve. Yun yung test ng kada negosyo. Pag umalis ka at tumakbo pa rin siya, yun, right. Business na yun. Yo. Kasi pag hindi, ang tawag doon, self-employed. Self-employed. Oh, self-employed ka. Sabi ko, vacation tayo. 1 week tayo sa Siargao. Maraming hindi kayang sumama. Ano ko ba negosyante tayo? Oo. Most of the guys can't leave. Kung hindi mo siya kayang iwanan, you're tied up to it, hindi ka pwede mong vacation. If you get stressed, and then mag-fail din yung negosyo mo kasi you don't feel right. Kami na medyo OA naman yung napakadalas masyado ng bakasyon. Kung na-experience mo ba ay friendly, tapos naging employee din. Or relatives, or do you even do that? Like, employee friends, employee relatives? Yes, ngayon meron akong isa. And then after niya, nagkaroon pa din ng iba pang friends, pero medyo hindi naging ganun kaganda yung ending. Okay. Depende rin siguro sa kaibigan. Mm-hmm. After nun, hindi na ako nag-hire ulit ng kaibigan. Tapos yung relatives naman, may rule kami na tutulungan kita pero ang maximum ay 6 months na mag-work ka dito. Dapat by 6 months, nakahanap ka na ng ibang work. Kasi minsan, syempre, hindi mo maiwasan. Kunyari, nawala ng trabaho yung kamag-anak mo. Gusto mo naman siyang tulungan. So, para hindi lang mabigla na biglang all of a sudden wala siyang income, tinatanggap ko. Pero during the yung 6 months, kailangan naghahanap na siya ng new work. Kasi pag hindi, kawawa yung mga employees na mas mataas dun sa relative mo kasi hindi nila pwedeng pagalitan yung relative mo. So, kawawa yung organization pag gano. Pagalitan yung mga anak ko. Pero ako naman yung sa approach ko sa mga kids ko is more of training them lang naman. For them to understand the value of working. Kasi pwedeng tatanggap ka na lang tatanggap eh. Mas sanay ka na, may dumarating naman eh. Pero the reality is you have to work for it. But yeah, I agree. Akin, mas worse pa eh. Like, parang dependent sa kanila yung business na bang tinayo ko. What I realized is, yung care, it's not even about trust eh. Yung care nila about having a business na ikaw yung nagpondo, ikaw yung nag-create ng system. It's hard to impose to them na you should care this much as well. Mm-hmm. Hindi pa, mahirap pala. Totoo. It all boils down kung yung entrepreneurial mindset nga, no? About that, like, do you even teach that? Or do you feel like it's nature. It's something that you learn just because you're around other entrepreneurs. Pag sinabi mo kasing entrepreneur, iba siya sa businessman. Mm-hmm. Yung entrepreneur is a person doing business pero nag-i-innovate siya. Yung businessman, parang kahit mag-franchise ka, wala nang innovation, business pa rin yun. Pwedeng hindi ka born entrepreneur, pero pwede ka mag-business. Pero yung entrepreneurship na kailangan mo ng innovation, pinapanganak talaga yung ganun na tao. Yung problem creative. Solver, no? Yes. Oo. Marami kasi akala nila, basta may business ka, entrepreneur. Mm. Entrepreneur ka na. Palagay ko, hindi. Entrepreneurs are, I think, born. Anybody can do business. I just realized when I was working corporate, maraming empleyado. Parang pwedeng businessman to. But they don't do business. Parang, kasi if you do business, then you have to know a lot of other things aside from being an entrepreneur, di ba? You have to know accounting, you have to know
recruitment, obviously, problem solver sila, they apply it on their own life, in their work, which could have been a good skill to have if you have a business. Even wala pa akong business, I think I can do something about this, I can solve this. This is a problem in a society na if someone can provide this, then someone can earn money. You have to do the research, diba? Someone has to fund it. Would you figure that out na, ah, okay, this one is, may ganung potential, like, entrepreneurial tendency? Siguro yung risk-taking, very important. Kasi marami ako nakikita, magaling, matalino, problem solver, pero hindi sila willing mag-risk. So, hindi man lang mangyayari yung first step. Tsaka yung willingness to fail. Kasi yun, lahat ng negosyante, I'm sure, dumaan sa failure. Friends, wala pa naman akong narinig na. Oo. Sakto lahat, no? Oo. Kay Mark Cuban ko narinig yun eh. Sabi niya, like, you just have to be right once. Correct. I've tried many things. I've advanced it to a certain level na, okay, I'm comfortable with it. I'm okay with it kasi it's earning money. Pero, like what you said in the beginning, yung level na, sige, iwanan natin. Yung definition ko na, hindi pa nga siya business. I'm still self-employed in a way. It's hard to like move forward eh. Basta nga alam mo, you have to generate cash, you have to generate income. Pero at the same time, do you have that time freedom? Minsan lang kayo makaharap ng CEO. Samantalahin nyo na. Conscious talaga siya eh. Conscious effort. Yes, conscious effort. Susubukan mo na pag-uwi mo sa bahay, tapos na yung yung business. And yun nga, yung sinasabi ko, kung may system kasi yung business mo, pwedeng pag-uwi mo sa bahay, hindi mo na siya paproblemahin. So dadating din talaga sa point na magkakaroon ka ng more time for yourself, for your family. And ibabalance mo din kasi kung masyadong mataas yung target mo, iko-consume nun yung lahat ng oras mo. I-adjust mo lang yung target mo para yung kaya mong abutin ng ang sinespend mo hanggang 5 PM lang. Yun. Ninyo. Nang emotional attachment, mga ganun. Ako kasi hindi naman ako very emotional talaga. Ang ginagamit ko kasi parang lagi yung utak. Logic. Logic talaga. So, pag may problema, hindi ko dinadamdam as much as I can. Tapos, utak lang talaga. Tapos, isipin ko paano isosolve. Minsan nga, parang ang dating challenge eh. Natatakot ka, pero at the same time, parang excited ka kasi parang may problema kang kailangan malusutan. Tapos, kailangan mong galingan. Buong team mo kailangan mag-level up. This might not be a positive feeling, pero this is a good challenge. It sometimes motivates you, no? Oo. Yun nga, yung sinasabi ko sa inyo, minsan may problema na na-solve ka, biglang lumalaki yung negosyo, na hindi mo naman isosolve kung hindi naging problema. Oo. So, maganda rin na may dumadating na problema, na force ka, na palakihin yung negosyo mo. Parang na-unlock mo yung something na... may ganyan pala tayong example. In fact, we had a challenge na laging nawawala yung client. That's an obvious flaw na you're not good at retaining them. So what do you do after that? Sabi ko nun, ako na nga. That's out of my comfort zone. Eh. As much as possible, ayoko ng customer facing. Mm-hmm. And parang after that, parang kaya ko pala to. Oh. Parang lagi ko sinasabi sa sarili ko, I'm not an account manager. Pero if you're forced to do that para sa business mo, then you'll be it no matter what kasi you don't have a choice. And yung wife ko kasi, na-meet mo naman yung wife ko, no? Siya talagang salesperson. So parang basta ako marketing, ikaw sales. Unfortunately, ayaw mag-work sa akin. So, like, wala akong salesperson. Nung natutunan ko na, kaya pala akong benta. That's one of the most important skills that you need to have as a business owner. So, going outside of that, I think, you know, makes you a better businessman, entrepreneur overall. That's one. Okay, go. Swerte? Ganyan ba? Oo, may swerte. Meron din, no? Pero yung luck kasi, siya eh, percentage siya of... Parang yung sample size, no? If you tried 10 times, most probably. Yes, oo. So yung denominator ang lalakihan mo. Parang yung luck,
is siya yung numerator. Ilang beses siya nangyayari over a denominator of kung 1 out of 10 yung nananalo ka, gawin mong 100 times para 10 times kang mananalo. So, kagaya ko, ang dami kong negosyong nagsara din noon. Pero tuloy-tuloy lang ako ng pagtayo ng bagong negosyo. Tapos suswertihin ka rin. Right place and right time, meron pag naka-chamba ka, pero hindi mo mahahanap yung chamba na yon unless subukan mo ng maraming beses. Minsan nasasaktan ako sa sinasabi na ang dami mong sinusubukan, pero karamihan naman failure, which is, oh nga, totoo. If you put it that way, if you didn't try those, then this successful one wouldn't even exist too. Yes. You wouldn't even know na yun pala yung tama para sa'yo. That's one entrepreneurial value talaga na you have to have it. Tama bang gamitin yung tolerance for failure or masyado namang strong? Like, yes, I think so. You'll fail eh. Like, it's an expectation, di ba? Even do that with people trying to find a job. Like, especially now in the age of internet. Sabi ko, if you apply 100, you get 1. You fail 99 times, that's true. Mm-hmm. Pero if you apply once and you failed once, good luck. Oh. It's a little bit challenging, of course, with business. Kasi it's not like you apply, you just send a resume. You know? It's a lot of things you have to build the business. And if you fail, it's always hard to swallow, especially in the first time. I think the first time, you have to accept the reality na okay. You have to move on to something else. But you have to learn something from it. Yun yung form of giving up eh. If hindi mo na tinry ulit, diba? Is there a secret sauce na we know hard work, we know discarte, we know knowledge, we know information. But what do most people miss? What do you think? Kasi most people fail. Like, fail and stop. What do you think they're missing? Ako kasi parang yung puso eh. I love creating stuff eh. Parang kahit mag-fail ako, mai-inlove na naman ako sa isang project. Pag pera siguro, di ba, parang hindi ka kumita, ayaw mo nang ituloy kasi baka hindi ka na naman kumita. Ako kasi iba eh, hindi yung pera, yung parang may nakikita kang creation mo na naging successful. Siguro nga yung pa rin, yung entrepreneurial Pag nasa iyo talaga yun. DNA na. Oh, yun. Gusto mo lang create ng create. At saka hindi ka natatakot mag-try ulit kasi sanay ka na eh. Yung bata ka pa lang, di ba, gagawa ka ng Lego, tapos hindi pa tapos yung Lego mong ginagawa, may maiisip ka na naman na bago. Last year, probably our biggest year so far. We started kami around 2017-2018. So nakakuha na maraming clients overseas. We also lost most of the clients. Pero I kept the ones that I liked. So sabi ko, this year, parang yung sinabi ko kanina, like, sige ba natin yung target? Kasi yung nagtitake na siya ng mental tol sa'yo na parang, medyo challenging na. Okay naman tayo sa ganitong income, so let's keep it this way. Pero you just keep, you just keep pushing eh. You have to create. And if you stop doing that, then parang kulang eh. Mm-hmm. Parang you're craving for something na hindi mo maintindihan. But yeah, I think hearing this insights really, it's not every day that you hear someone talks about this at your level, at your experience. In my case, parang okay, lumalaki-laki na siya. I'm struggling. Sa ME yung course ko. Masters in Entrepreneurship. May process. Pag-aaralan mo yung business mo. End nung process, masasabi mo kung hindi okay yung direction talaga ng business. Na ito yung mga kailangan kong gawin kung gusto kong palakasin pa yung business ko. Eh kung hindi ka willing, kasi masyadong mahirap yung kinakailangan, doon ka magde-decide na isara or i-pivot, pero napag-aaralan siya, hindi siya yung feel one lang. Answer na masasabi ko sa'yo kung palit ka ng negosyo o hindi. So may proven and tested na, mm-hmm. Pero once you get to a point na ito na, dito na papasok yung institutions, no? Like schools. Diba? Malaga diploma. Yung papaloko sa mga nagsasabi na diskarte lang yan. It's safe to say na hindi diskarte lang to. No? It's this proven and tested ways of how you do that. Pwede naman diskarte lang, pero kailangan sobrang lakas na diskarte. I mean, pagtatrabahuhan mo ng husto. And why not learn it from someone who already did it? Mas madali. Makes a lot of sense, diba? Kasi even if you try and you made the same mistake, that's the definition of insanity, diba? Just like what you said, what get you over the hump would be that schooling, then that could be one solution, diba? Yes. People can try.
But if you are preconditioned na school doesn't work, then you wouldn't do that. Nung di pa ako nakapag-graduate. Nakakreate na rin ako ng ganong defense mechanism na, no, school's not important. Pero I do know for sure that's just me talking to myself na, okay, eh, tinatamad ka na mag-aral. That's not important. Look at Bill Gates, look at Zuckerberg. Not a genius. Like them, di ba? Oh. I considered going back nga din na for master's eh. Is it time? Is it the right timing? Pero I really consider that. And when you told me about yung program nga ng Ateneo, how they approach it, I think ang deal breaker sa akin is when you said na dito talagang real entrepreneur yung mga kasama. Instead of, yung baka sa AIM is sponsored ng companies. They're not really entrepreneur. They're, oo, totoo. They're employees in high-level position. It's for their like corporate jobs, not for their own business. And I think that is what I'm trying to get at. Final promotion ng Green Plus. Yan. So, kung kayo ay negosyante or nag-iisip pa lang pumasok sa negosyo, tapos ayaw nyong magtayo ng factory nyo, pwede kayong lumapit sa amin para mag-consult or magpagawa ng capsules, coffee, juices, powdered beverages, at saka cosmetics, shampoo, soaps, lotions, night cream, day cream. Usap tayo. Open naman po kami sa inquiries.